Yo, what's up mga kabeta? Kamusta kayo? Welcome back ulit sa channel ko. Ngayong araw, gagawa tayo ng DIY food para sa mga beta natin. At syempre, pwede rin to sa ibang mga fish. At makakatulong din to sa mga breeders natin para mas marami silang ma-produce. At rich in protein nga pala din to, katulad ng mga live foods na pinapakain natin sa mga beta natin. So tara, simulan na natin. Let's go! So mga kabeta, kakailangan nilang natin tong chicken liver na mabibili natin sa mga suking tindahan natin. Ito kasi yung magiging source of protein na gagamitin natin sa ating mga fish. So ang gagawin lang natin dyan, syempre tatanggalin natin yung mga taba-taba, yung mga skin ng ating liver, tatanggalin natin kasi hindi natin yung kakailanganin. Yan, tanggalin lang natin yan. Tapos set aside muna natin. Sunod na kailangan natin itong garlic kasi makakapag-stimulate ng appetite ng ating mga fish to. So, ang gagawin natin dyan, kalahati lang yung gagamitin natin kasi alam niyo naman, masama din yung sobra. So, mga kabeta, simulan na natin. Balatan na natin itong garlic. Tapos, hatiin lang natin ng konti. Yan, okay na yan. So, ito lang yung gagamitin natin dyan para hindi rin maka-harm sa beta natin yung sobrang daming garlic. Tapos itong liver, hiwain lang natin siya sa mga maliliit. Para hindi naman masira itong blender natin kapag ginawa na, pag nag-grind siya ng sobra. After natin mahiwa lahat, set aside na natin siya. So, lagay na natin siya dito sa ating blender. Medyo bumibigay na tayo mga kabeta. Pink na pink. Ayaw ba? So ayun, gumagana na siya. Ayun mga kabeta, titignan natin kung okay na yung texture niya. Check lang natin. Konti pa mga kabeta. So blend natin ulit. A few moments later. So mga kabeta, tingnan ulit natin kung okay na yung texture ng liver natin. So yun, tingin ko okay na to, pero dapat talaga ang magiging texture nito, parang thick siya na piece para lulutang siya dun sa ibabaw ng water ng tank natin. Pero tingin ko okay na rin to. So tara, pakainin na natin yung mga beta natin. So mga kabeta, gagamit lang ako nitong syringe ulit. So yan. Tapos dapat small amount lang nilalagay natin para hindi mapulot yung water. So yun, kitang-kita niya lumulutang siya dun sa babaw ng tank natin. Yan, sige, kainin mo. Kainin mo. Oo, oh, natakot siya mga kabeta. Yung gustong-gusto nila mga kabeta. Ay! Madami. Maganda mga kabeta, pag magpapakain kayo ng ganito, dapat sa umaga. Kasi pagkatapos natin magpakain, siguro mga ilang oras, kailangan ni water change na natin sila kasi mabilis mapupulot yung water nila. So mamaya mag-water change na tayo ganyan. So dito naman tayo sa kabila. So ito, tignan natin kung magugustuhan nila. Tips nga pala mga kabeta, kapag mag-introduce kayo ng bagong food sa fish nyo, huwag nyo silang papakainin ng isang araw
Para siguradong kakainin nila yung i-introduce nyo na bagong food sa kanila. So yan o, kitang-kita nyo. Gusto-gusto nyo rin, napadami. Nagkabawasan natin yan. Yan, nagkalat lang. Sige, hangin na. Mamaya, water change natin yan. Medyo napapadami yung lagay ko. Kaya nakabeda, tignan nyo. Gusto-gusto nila yung ano, yung label. So napakaganda talaga yan, lalo pag hindi masyadong nakakain yung mga fish natin. Napakaganda talaga nun yung garlic. Napag-stimulate kasi ng appetite nila yan. So check natin sa ibang fish natin kung magugustuhan nila itong liver. Mga kabeta, pakita ko rin pala sa inyo yung ano, yung fry ng layer tail ko. Mga 4 days old lang to. So yun sila. So advisable to mga kabeta, kung magpapakain kayo ng liver, kailangan 1 month na yung fish nyo. So ito yung mga mollies ko ulit. Alagyan lang natin siya dito. Yung gustong-gusto nila yung liver. Makakatulong talaga to sa breeding nyo kasi makapag-produce sila ng mas maraming eggs or mga fry. So mga kabeta, yun naman yung breeders ko na layer tail. Yung pinakita kong fries. So ito yung mga parents nila. Tingnan natin kung magugustuhan din nila. A few moments later. So yun mga kabeta, binalikan ko yung layer tail ko kanina. Kunyari pa sila pero nagustuhan din pa nila. Ayun, pinakita pa yung show. So tingnan nyo mga kabeta, naging cloudy yung water natin. So kailangan talaga natin mag water change. Yun naman tayo sa mga guppies natin. Lagay lang tayo ng small amount. Uy, naparami. Ayan, kitang-kita niya mga kabeta. Gustong-gusto rin ng guppy natin. Small amount lang. Napapadami siya. So yun mga kabeta, ganun lang kadali gumawa ng DIY na fish food para sa mga isda natin. So, mas maganda ako magpapakain kayo tuwing morning para before magtanghali mga kabeta, mapag-water change na kayo. Ako kasi, ginagawa ko, papakain ako ng liver sa mga fish kapag ka mag-schedule ako ng water change para hindi rin siya masyadong matrabaho. At paalala nga pala mga kabeta, kapag magpapakain kayo, dapat 1 month old na yung fish natin para hindi maka-harm o may digest nila ng maayos yung liver na papakain natin sa kanila. So, dito ko natatapusin itong video na to. Please like, share, and subscribe to my channel. At sana nakatulong ang video na to. Sama-sama ulit tayo sa susunod na journey. Happy fish keeping! Fish!